Nagbabalik ang Peaceabilities My Money Story ni George Winicky. George, gano'ng katagal ka ba nag-empleyo, yung empleyado ka sa isang kumpanya? Siguro, if we're going to count everything, 6 years. 6 years? 6 years. And after 6 years, nag-negosyo ka na? Nag-negosyo na ako. Nag-negosyo. What made you get into having, running, owning your own business? Okay. Alam mo, Arman, miski nung bata ako, mahilig na akong mag-isip ng negosyo. Kaya nga, earlier sinabi ko, paano yung financial discipline ko. Nag-iipon ako kung ano yung gusto ko. Nag-ibenta akong gagamba, kalapate, lahat, etc. So, nung nagtatrabaho ako sa empleyado ako, sabi ko parang kulang. Parang may dead end yung buhay ko. Dead end? Oh, dead end. Sa anong parang banda? In terms of, dead end in terms of financial. Parang aasa lang ba ako sa mga magulang ko o sa in-laws ko? Paano na to? Hindi na gumagalaw ang sweldo ko. Parang ang ganito lang. Pero kumpara sa iba na kasabayan mo. Oh, maganda. Maganda sweldo mo. Maganda sweldo. Pero maganda sweldo nila. Maganda sweldo nila. Oh. So, may nakilala ako na kaibigan ko na hindi ko rin alam magiging partner ko in the future, no? Si Mr. Montelibano. Nagbebenta siya ng flavored popcorn at that time. Tapos napakwento siya na ito kita sa Cariton, yung cart business. So, na-excite ako. Sabi ko, gagawa ako ng negosyo, yung flavored french fries. Flavored french fries. Oo. So, gumawa ako ng flavored french fries. Ang una kong tinawagan kagad, yung best friend ko, si late Danny Bermejo. Tinawagan ko siya. Sabi ko, uy, negosyo tayo. Punta ako dyan. Sabi niya, sigurado ka ba? Negosyo tayo? Ikakanegosyo lang natin eh. Nagnegosyo kami ng studio rental, kaya lang nasunog. Oo, studio rental para sa mga TV production. Kasi nung araw, walang mga studio and daming TV production, nirerentahan. Eh, nasunog. Okay, so tawagan ko ulit yung best friend ko. May negosyo ulit tayo. So, I did not stop. Okay, so pagtawag ko sa kanya, sabi niya, maganda to. Gawin natin. So, yung habang ginagawa namin yon, sabi namin, may kulang ah. Ano yung kulang? Yung knowledge mag-apply sa mall. Sabi niya, what if, imbitahin ko kaya si Mr. Montelibano? So, inimbita namin si Mr. Montelibano. Go naman siya. Sali ako dyan. Tatlo kami. So, meron kang konsepto ko, perseverance ng aking best friend, late best friend ko, at saka yung know-how ni Montelibano sa merkato at saka sa mall. Habang nagpa-practice naman kami, nag-R&D na kami ng flavored french fries, wala sa amin tatlo marunong magprito. Okay. Hindi namin alam kung anong temperature, anong klaseng mantika. So again, dead end kami. Anong gagawin natin? Namin. Sabi ni Montelibano, may brother-in-law ko. He works for Wendy's. Si Mr. Magsaysay. Inimbita namin si Mr. Magsaysay one Friday. Usap kami. Tinuruan niya kami. Bilis. Binigay niya sa amin anong temperature, anong klaseng mantika. And then, sabi ni Mr. Montelibano, bakit hindi na lang natin siya imbitahin? So, lahat kami nag-decide na, sige, imbitado na. Eh, lahat kaming apat, ang objective namin is to provide shelter, education, and future of our family. Magkakasing edad kayo halos? More or less halos. So, pare-pareho naman kaming objective to have a good family life or a good financial sa buhay. So, yun ang nangyari. So, lumaki, maayos, so naging negosyo, doon. Paano ka napasok sa ACE? Paano ka napasok sa pagtuturo? Okay. Paano ka nag-umpisa doon? Dahil maganda ba ang honorarium, sweldo, allowance? Ano ang totoong motivation mo? Bakit ka nagturo? Yung medyo naging darling of the food industry, yung flavored french fries na negosyo, naiimbitahan ka magsalita sa mga master's class, yung mga MBA class, gano'n. Habang nagsasalita ka, na-discover ako ng isang assistant dean sa Ateneo. Sabi niya, would you like to teach? Sabi ko, ako? Sabi ko, chamba na nga lang na nakapagsalita ako nung inimbitahan niyo ako. Hindi, sabi niya, may structure yung the way you do your talks. Sabi ko, hindi siguro, wala sa dugo ko yan. Until one day, tawag pa rin siya, sabi niya, sige na, try naman. Let's try one program. Tapos itong si George Saginsin. Okay? Yan, isa sa mga mentor ko yan na maging professor. Sabi niya, pasok ka, George. Alalayan kita. So, nag-launch kami ng isang programa. Pero ang title ko doon, Resource Person. Nag-click. Nag-click siya. Gumanda. Tuntua sila. Taas na evaluation. And then they said, oh, baka pwede ka ng parang semi-regular. Until I was assigned to
retail diploma program. Okay, pagkatapos ko medyo marami kami niran doon sa retail diploma program ng Ateneo CCE, yung program director doon, si Mr. De Leon, had to move kasi he was appointed by GMA to be a cabinet post. So, namana ko yung program directorship kay Mr. De Leon. Pagkatapos noon, gumawa na ng gumawa ng mga programa. Tapos, yung grupo nila Dr. Morato pumasok sa Ateneo. And I was also invited, in some in a sense, na magturo doon sa tinatawag na ACE, yung NREP, yung MBA ng NREP. Nag-enjoy ka sa pagtuturo? Nag-enjoy ako. It's a different dimension. It's a different... Actually, para nga siyang distressor ko eh. Kasi you don't think of other things. But what you think is yung di-deliver mo na dapat makuha nila. Pero nagdagdag to ng sweldo, kita sa'yo. Oo, nagdagdag ng sweldo to. Nagdagdag ng sweldo. So, in a way, parang ito yung tinatawag kong passive income na for savings. Lahat na nakukuha kong income sa pagtutok ko, tinatago ko. Sino nagsabi o sino nagturo sa iyo niyan? O dinikta ni Commander ng misis mo? Actually, hindi. Kung tutusin, ako yung maganyan sa bahay namin. Eh. Oo. Saan mo nakuha yung ugali na for savings? Ikaw yung nagpipilit na alam mo, maingipon? Baka batuhin mo ako pag sinabi kong isa kayo sa mga nag-influence niyan. Eh. I think, hindi ko alam kung galing sa inyo yung Starbucks savings, yung Propocino ba yun? I think the concept of that. At saka dati kasi, mahilig akong kumuha ng mga boxes. Okay, pag may pera ako, ito yung para sa kuryente. Nilalagay ko na doon. Ito yung para sa ganyan. Kasi literal, meron kang physical. Literal, ganon. Oo. Lumaki na ako, literal banko. Naguguluhan sila dito sa opisina kasi dami namin bank account. Oh, ito yung for savings, ito yung pang ganito, 13-month pay. Sinisegregate ko na. At dinala mo rin yan sa pagpasok mo sa negosyo? Yes. Sa papatakbo ng negosyo? Mabusisi ka sa... Mabusisi ako. At saka isa pang nagturo sa akin, na maalala ko lang nung nag-potato corner ako, si Danilo Alas. Okay. Ang naging influential? He was one of our chairman. Hinire namin siya as chairman to fix yung flavored french fries na negosyo namin. Siya nagturo sa akin the right financial discipline. Kung ano yung una mong maaalala na alam mo sa kanya mo lang nakuha? Yung tipong, yung play only on the net profit. Anong ibig sabihin? Kung ano yung surplus, yun lang ang laruin nyo. Okay. Bakit yung iba ba? Ano ang kasi yung iba sa cash flow. Sa cash flow. Not necessarily cash flow yung labas-pasok. Yung labas-pasok. Not necessarily pagpasok ng maraming sales. Okay, kala mo malaking sales na yun. Ang biggest mistake is, wow, ang dami kong benta. Pero hindi mo alam, marami palang gastusin yun. So, kami, nung araw, nung nag-umpisa kami, naglalaro kami dun sa, uy, wala nang babayaran dito, wala na to. Surplus na to. Libreng-libre na tong pera na to. Gusto nyo bang paghatian na natin? Lagi nyo ba pinag-ahatian o hindi? Nung araw, yun lang yung disiplina namin na kailangan labas-labas na. Sabi mo nung araw, pero ngayon? Ngayon hindi. Of course, tinatago namin siya para tinitingnan namin. Kasi yung kumpanya natin ngayon, naulit yung kumpanya natin. This is a 2-3 years old company. Ito na ito, so, medyo, Tokyo Tempura. Medyo struggle tayo. Well, more or less, papunta na tayo doon. Typical startup company, daming challenges. Ito ngayon, Tokyo Tempura, nag-umpisa ka, 3 taon na, sabi mo, I'm sure, ang daming struggle, challenges, at kailangan harapin. Actually, yes. On the first year and second year, alam mo, parang feeling ko, kumuha ako ng batong ipupuko sa ulo ko. And then at that time, sabi ko, okay naman ako sa pagtuturo ko, sa mga talks ko, bakit pa ako kumuha na ito? Mm-hmm. Nagtayo rin po ako ng consultancy firm noon. Mm-hmm. Yun yung tinatawag ko, Life After My Flavored French Fries Business. So, sabi ko, sige, subukan natin. Yung after first year, the second year, ako kasi, ano ko eh, hindi akong tao madaling gumibak. Sabi ko, hindi ko isusurrender ang bataan, no matter what happened. So, anong nangyari, pagpasok ng third year, nakita namin yung mga sales namin is slowly improving. So, sabi ko, okay ito ah. Una, bakit tempura? Okay. Naisip, at bakit mo pinangalan Tokyo Tempura? Naisip ko kasi, ang tempura kasi napakamahal. Pero lahat tayo gusto natin.
Okay, pag nag-Vikings tayo, nagda-dodge tayo, ang inaatake yun, tempura. Bibigyan mo pa ng 500 o 100 in waiter para pang ano, refill diretso sa'yo. So nakita ko, eh pag nag-Japanese restaurant tayo, 200, 400. Sabi ko, ba't di ko kaya pag-aralan yung tempura cart pero mura? Saka naman nakakita, 9 pieces, 115. Ano ang nakita mong oportunidad dun sa tempura? Mapamura or yung maparating sa mas marami? Okay. Actually, dalawa yan. Yung unique selling proposition niya is murang tempura. Murang tempura. So, mas marami ngayon ang nakakakain ng tempura. Sabi mo sa unang dalawang taon, tatlong taon na siya ngayon, unang dalawang taon, struggle. Naalala ko yung minsan na nagkwentuhan tayo sa opisina, pang-apat mo na, na branch, eh, na-excite na tayo sa kwentuhan. Ngayon, ilan na ang branches ng ilang lugar ko na makikita ang Topo Tempura? Ang franchises, mga franchises namin ngayon, sa 30 plus na and still growing. Ang company owned po namin, dalawa. So, yung bulk of the stores are franchises. Okay. So, ito, nagbibigay ka rin ng oportunidad sa iba para magka-negosyo at kumita. Oh, actually, empowering the prospective franchisees, yung mga negosyante, no? Natutuwa naman sila, marami kami, well, yung una, marami kami yung sad story. Yung mga medyo hindi nag-click na lugar, pero itong pagpasok ng second, ng third year namin, marami kaming happy story. May OFW kami na kumikita siya ng 150,000 sa abroad. Tapos at the same time, kumikita rin siya ng 150,000 sa Manila. So sabi ko, eh, tapos ang sabi niya, yung kita ko sa Manila, ito yung passive income na itatago ko. Oo. So meron rin kaming ganun. Meron rin kaming couple na 3 months ago, wala silang pera. Kumikita lang sila ng 200 pesos a day. Tapos minsan, wala pang 200 pesos a day. 3 months ago, hindi nila alam kung ano saan pupunta yung pamilya nila. Nagtayo sila, nag-franchise sila ng Tokyo Tempura. After 1 month, they're now earning an average 6,666.66 a day. Oh, a day, sabi ko nga, a day. So they can now predict their December kasi alam na nila. So sabi nga nila, dinapitan ako, Sir George, pwede ba kami bumili na ng sasakyan? Sandali, tingnan nyo muna yung takbo ng negosyo. Huwag muna kayo mag-celebrate. Ano ang nagbibigay sa'yo ng saya ngayon dito sa pinasok mo sa Tokyo Tempura? Well, okay. Ang nagbibigay sa akin ng saya is that mission ng kumpanya is to help others. Okay, from employees, ang mga empleyado namin, they have the parang benefit to own their own tempura. Okay. Number two, nakakatulong si tempura, the Tokyo Tempura, sa ibang tao yung gusto magnegosyo. Okay. Number three, meron kami tinatawag na parang charity works na wini-wave namin yung franchising. Okay, yung franchise. Sinisigil lang namin na at cost. Okay, but may criteria yun. Yung iba kasi na-abuse, pero yun yung tipong talagang may desire to have a business, may konting pera lang, pero yung doon ko tinitingnan yung desire tsaka yung puso eh. So yun ang binibigyan namin minsan ng libreng tempura na walang franchise fee. Saan papunta ngayon ang Tokyo Tempura negosyo? First 2 years struggle, this year, maganda ang pasok. Saan siya papunta sa susunod ng tatlong taon o tatlong dekada? Actually, this year lang talaga gumanda ang negosyo. Nakikita natin na yung kanyang operating expenses at saka yung kanyang benta are nag-equalize na, no? Pantay na siya. And iniisip-isip ko rin kung saan ko siya idadali. Maybe hanggang dito na lang, happy naman lahat ng tao, maybe palakihin ko rin. Bakit? Kasi iniisip-isip ko rin, minsan it crossed my mind, pag pinalaki mo ang isang negosyo, mas malaki rin ang responsibilidad mo. Malaki rin ang iyong, minsan, liabilities na mga yan, nahaharapin. Siguro, konting angat na lang for this year, yung tipong komportable lang. I have to control your greed. Moderate the greed. Ang dati ang administrasyon. Dito sa Tokyo Tempura, ano ang nakita mo ng opportunity nung una? Ano ang nakikita mo opportunity sa hinaharap? Aside from just having that settlement na at this point na lang okay. Yung sa umpisa namin, ang nakita kong opportunity is that yung produkto niya is may demand sa market.
and I think pwede siyang palakihin. Mm-hmm. So that was the first opportunity that I see. The opportunity is I'm the only tempura cart that sells tempura. That's also one. Tapos yung future niya, I'm looking at regional expansion. Okay, you have Davao, Cebu, General Santos, etc. Maybe Asian country, kasi I think this is the only, the first tempura na nagbebenta sa maliit na stall. So those are the things na nakikita ko for Tokyo Tempura. Pero alam mo, Arman, sa mga anak ko na yan eh. Oo, eh. Pero knowing you, tama ba ako, hindi ka dito matatapos, makakita ka na naman ng ibang oportunidad. Oh, well, tama ka rin doon. Minsan kasi, mahilig akong maglaro ng mga konsepto ng makikita kong opportunity na pwedeng gawin na ganito. Siguro pwede. Sana, meron pa para fertile pa utak natin. Yes, yes. Sabang kaya pa. Sa ating pagbabalik, yung personal money stories na natutunan ni George Winnicke sa edad na inabot mo, sa katayuan na inabot mo, yan ang pag-uusapan natin when Peaceability is My Money Story ni George Winnicke. Magbabalik, katapos ng konting paalala. Piso mo, palaguin mo.